Hi guys. Pangalawang araw ko na dito sa sa hotel. Wala, dumating kami galing Saudi. Pero bago ang lahat, binabati ko muna yung mga kasamahan ko sa YT. Mga subscribers sa akin, nag-subscribe sa akin. Actually, okay naman yung okay naman yung process. Pagdating mo sa airport ng kung saan ako galing. Galing ako ng Damam. Okay naman sila. Hindi naman masyadong stricto. Yun nga lang, talagang sumunod ka. Kasi alam naman natin, pag galing ka ng Saudi, kailangan mo sumunod sa batas. Pag hindi ka sumunod sa batas, kulong or multa agad. Walang ligtas yun. Hindi gaya ng ibang lugar o gaya dito sa atin sa Pilipinas. May batas na nga, sinusaway pa. Marami pa nagre-react. Sa Saudi, hindi. Pagdating ko sa airport, lahat ng kasama mo na naghatid sa'yo, hindi pwedeng pumasok sa loob. Lahat ng passengers lang. Kasi pagdating mo sa temperature scan, i-scan nila yung temperature mo, tapos kung yung may kasaman mo nandyan sa tabi mo or likod mo, tatanungin nila kung passenger kayo o hindi. Ganun na nangyari sa amin. Tapos, doon sa taas, may naghihintay sa inyo na taga-immigration din. Ito, kung lang sa mga Damam, hindi ko lang sure kung yung mga ibang port, ibang airports. Tapos, pinapila kami sa isang lugar, social distancing pa rin. Talagang as in, sumunod ka. Bawal ang kwan, bawal ang hindi sumunod. Ngayon, pagdating sa check-in, kailangan yung baggage mo, dalawa lang talaga. Dalawa lang. Hindi mo pwedeng dagdagan ng isa or maliban sa handbag mo. Yung luggage mo sa aeroplano. Yun lang. Bali, tatlo. Kung nadagdagan man ng iba, kunyari maliliit yung kwan, maliliit yung bagahe, at tatlo yung maleta mo na ganun, pag-isahin mo yung isa, yung dalawa, pabalot mo para pumasok. Ngayon, sa mga malalaking maleta, talagang ang allowed lang nilang maximum is 25 or 23. Bawat bagahe. Pag lumampas doon, papabawasan sa inyo. Pababawasan talaga, pababalot mo sa iba. Kaya wag na kayong mag-excess pa ng baggage kada isang bag. Kailangan 23 lang. 23 or 23 hanggang 23 lang kayo. Kapag dalawa yung bag nyo, dapat tigde 23 or below doon. Para hindi kayo maging konsa airport. Hindi kayo maaabala. Kasi yung pagbubukas ng bagahe sa airport, tapos magbabawas ka ng malaking abala po yun sa inyo. Ngayon, pagdating mo sa immigration, ay papakita mo lang is yung doon sa gate. Pagpasok mo sa immigration, may kwan doon eh. Ipapakita mo lang yung gate pass mo, yung boarding pass. Tapos pagdating sa immigration, passport lang ang titingnan nila at saka yung visa mo. Pag na-check na, saglit lang naman eh, pag na-check na, ayun na. As in talagang social distancing ang nakapaano sa kwan. Pagdating mo, paglampas mo sa airport, sa immigration, madadaanan mo na yung kwan, yung mga bilihan ng exchange. Currency exchange. Mga duty free. Pagpunta namin sa gate namin, ano mo pa rin yung social distancing kasi lahat ng upuan mayroong mark eh. Naka-markings lahat.
na hindi ka pwedeng umupo dito, hindi ka pwedeng umupo dito, dyan. Naka ano lahat. As in, parang ganun din sa labas. Pero, ang masaklap nito, pagdating ng ano, pagdating ng kwan, lumalabas talaga yung ugali ng Pilipino. Lumalabas talaga yung ugali ng Pilipino. Kapag ka wala nang ano, wala nang maupuan yung mga iba, talagang ano, dikit-dikitan. Na lalo na pag ano, magtawag na sa loob ng eroplano, napapasok na, magbo-board na, boarding na. Ano yan? Unahan na yan. Nag-uunahan na. Pagka sinabi yung ano, kahit hindi pa natatawag numero mo, talagang tumatayo na sila. Yun ang ugali nating mga Pilipino na hindi natin matanggal-tanggal. Tapos, pagdating sa loob ng eroplano, ganun din, wala nang social distancing doon. Kaya ang payo ko sa inyo guys, kailangan magdala kayo ng maraming ano, mas. Ako, nakatatlong palit ako doon eh. Pag punta ako ng CR at tinanggal ko yung ano dahil fan, magpupunas ako ng ito. Kasi nagpapawis minsan to eh. Tsaka yung kwan mo sa ano, kailangan mo i-refresh. Ngayon, pagpapalit ako ng ano, ng tatlong beses yon. Pang-apat doon sa airport. Pagdating namin dito sa Pilipinas, pang-apat. Kasi pagdating sa Pilipinas, ganun din, wala rin social distancing pagdating mo sa paglabas mo sa eroplano hanggang doon sa swab testing. Walang ano yun, walang social distancing yun. Parang kumbaga bahala ka na sa buhay. Kahit nandun yung mga taga Coast Guard, hindi sila naka-social distancing. Pero okay naman, nasa sayo na lang din kung paano mo i-manage yung kwan mo. Kasi lahat na ng tao, pagod na, gusto na matapos. Ayun. Pagdating sa ano, kailangan attendee kayo lagi kasi tinatawag nila minsan. Mali din yung pag-instruct nila. Gaya nung nangyari sa akin. Sabi nung ano, nung Coast Guard, lahat daw ng may barcode, wag nang pipila doon sa ano, doon sa ng Red Cross. Tapos, edi hindi ako pumila. Nung tinawag kami, napupunta na sa pila doon sa papuntang swabbing, hindi naman niya sinabi yung nagtawag. Basta sininyasan lang kami, ganun lang yung sinabi niya. Eh, alam namin, pila yung dalawa eh. May swabbing at saka verification ng barcode, ng QR code. Ang nangyari, ito yung dalawang linya, pagdating sa dulo, paganon. Bali, paganon na siya. Yung papunta sa swab, parang isang line na dito eh. Kaya ang nangyayari ngayon, malilito ka. Hindi naman sinasabi kung anong linya ng para sa QR code or sa swabbing. Kaya kailangan nyo maging attendee. Ang nangyari sa akin, tinanong niya sa akin, sabi ko, mayroon ka na bang sticker? Sabi niya sa akin, yung Coast Guard. Sabi ko, sir, barcode lang po yung mayroon sa akin. Doon ka, doon. Tinuro niya doon sa ano, sa may Red Cross. Ayun pala, nasa katabi ko lang na linya yung ano, yung pipilahan dapat. Pero ganun pa man, umilit kang konti ang ulo ko, pero hindi na lang ako nag-react. Then, doon sa Red Cross din mismo, ayan, umpukan yung mga kwentuhan ng mga babae, wala sa pila. Then, bumalik ako sa line, buti mabilis din. Pagkatapos ko sa pila,
ng ano QR code sa para sa sticker. Pumunta na ako sa pilahan ng kwan, medyo mahaba-haba 'yon. Pero mabilis lang din ang swabbing. Mga wala pang isang minuto, tapos na. Ang ginagawa nila sa pag-swab, una, pinapalabas yung dila mo. Yung dila lang naman, hindi naman ipapasok sa lalamunan. Yun, parang malapit sa ngalangala mo. Doon lang nila i-ano. I-swipe lang nila na gano'n, no? Tapos, ilalagay na nila sa isang canister na maliit. Then, isunod nila yung ilong, tingala ka, ng straight. Kailangan straight na straight yung pagtingala mo gano'n. Huwag kang gaganon, huwag kang gagalaw, baka maputol yung ano, baka maputol yung stick. Maliit lang din yung ano eh, maliit lang din yung stick, manipis, at saka yung cotton buds na nandun, manipis lang din siya. Manipis lang, eksakto lang na ano, pagpasok na ganyan, dire-diretso. Buti nga maano yung nag-ano sa akin, parang mabilis lang siya eh. Pagpasok ganyan, tapos labas agad. Pagpasok na ganyan, tihit konti, labas agad. Tapos nilagay sa canister, binupit yung stick, saka tinakpan, idinikit yung sticker, idinikit din sa passport yung ano. Tsaka guys, isa pa, pagkatapos mo sa ano, pagkatapos mo sa swabbing, doon pa lang sa may QR code, lalagyan ka ng PCR code, ididikit sa passport mo. Marami ring na ano doon, hindi alam kung ano yung PCR code na yon, kung saan nila hanapin. Kasi hindi rin naman sinasabi ng Coast Guard kung anong code yon, hindi niya sinasabi kung anong code yon. Basta bigyan ka ng isang maliit na papel, tapos idikit niya yung QR code sa passport mo. Basta yung sticker na yon na maliit, na nakalagay ang NAIA, tapos yung number, yun yung PCR code. Yun yung gagamitin nyo ngayon pag i-search nyo na yung result sa site ng ano, site ng Red Cross. Kasama yung passport number ninyo. Ang site ng Red Cross ay redcross.com.ph/RAC. Yun yung ano, doon mo i-search. Then, balik tayo sa eroplano. Bago kayo mag-landing, mayroon kayong pipilapan na mga forms. Guys, kailangan nyo magdala ng ballpen. Para sure na may gamit kayong ballpen, bili na lang kayo ng dalawa. Kasi, ilang form yon? Anim na form ang pipilapan nyo, grabe. Anim na form. Tapos, pagdating mo sa may, papasok ka sa may waiting area, papasahan na naman kayo ng isang form para sa OWA. Then, yung form na yon para sa OWA, yun yung mag-claim ka ng pagkain. At saka, lampas yun ng immigration ha. Paglampas nyo ng immigration, yung papel na yon ibibigay mo sa officer ng OWA. Yun yung gagamitin mo para sa hotel kung saan kayo dadalhin. Sa immigration naman, yung embarking papers form lang ang ibibigay. Kulay pula po yun. After that, kung maraming pila doon sa may OWA, talaga maghintay kayo hanggat matapos yung mga nauna sa inyo. By rows yung ginagawa nila. O alin yung naunang row, doon sila nag-uumpisa. Pero doon, dikit-dikit pa rin ang tao, dikit-dikit. Kasi maiksi yung ano eh, masikip yung area eh. After immigration, kung naano nyo yung ano, na iya 3. Yun, maliit lang 'yun, 'di ba, pagkatapos ng ano, ng immigration. Doon kayo papipilahin, nandoon yung kwan ng desk ng OWA.
Doon mo na rin kukunin yung pagkain. Doon mo hihintayin kung saan kang hotel kayo. Kasi kung ano yung available na nasa na hotel na dumating, doon kayo dadalhin. Yung bus ng, na magdadala sa inyo. Bali bus yung magdadala sa inyo eh. Sa loob naman ng ano, sa afternoon, kukunin mo na yung bagahe mo. Pag nakuha mo na yung bagahe mo, lalabas ka na. Lalabas ka na sa airport, pupunta ka na sa bus. Doon sa bus pa lang, ano, doon sa bus. Ganon din, may social distancing sa bus kasi kada isang kwan ng upuan, isa lang pwedeng umupo sa dalawang seat. Isa lang din. Isa lang ang pwedeng umupo. Mga 25 katao lang pinapapasok. Pagdating dito sa ano hotel, gaya namin, dito sa Manila Hotel, maraming bus yung dumating eh. Pero may nauna kami sa isang bus, pero inuna nila yung isang bus. Tapos sabi nila, orientation sa baba, nasa 100 yung ino-orient daw. Dumating kami ng alas 2. Dumating kami ng alas 2, sabi nila, orientation. Then, naiinip na kami, umabot na ng alas 5 pasado, mag-alas 6 na tayo. Siyempre, nag-react na kami. Eh, sabi ko dun sa Coast Guard, sir, bakit ganon? Sabi nyo kanina, ano? Sabi nyo kanina, orientation lang. Bakit ganon kahaba ang orientation? Inabot ng 3 hours na mahigit. Pagpasok namin sa ano, pagpasok namin dito sa konang hotel, inorient kami dyan. Actually, nung nakapasok na kami, ano eh, lahat kami nakapasok na eh. Habang pinapasok nila yung kwan, inoorienta kami yung mga bagahe namin. Bago pumasok kasi yung mga bagahe, dinidisinfect nila sa labas eh. Pagpasok nyo dito rin sa hotel, dinidisinfect din yung paa ninyo. May footbath doon, isprehan yung ibaba ng pantalon mo, saka ka papasok. After ng orientation, may fill upan ka, bago mag-orientation, may fill upan kayo para sa attendance or record na upan kung ano man yan. Kasi lahat ng details may isulat mo rin eh, sabay pirma. Tapos, after nun, nung dun mo malalaman kung anong kwarto ka, ibibigay yung susi sa'yo, iba ibigay yung keycard. Then, punta ka sa may canteen, kukunin mo yung pagkain mo, tubig, sa kakakti at kasama yung bag mo, nakasama din yung, na magdadala yun is yung ano, cart ng taga-hotel, ihahatid ka dito sa kwarto. Ganon lang yung proseso nila. Tapos, ang pinaka-kwandaw na ano, pinaka-matagal na pag-ano mo ng result is 5 to 7 days. Pero sabi nila 3 days baka nandyan na. Pagtingin ko kanina yung sa akin, kaninang umaga, nasa process pa lang siya. Tapos pagtingin ko ulit, nasa ano na siya. Nasa ano ba yan, CRN machine, na extract na yung ano, yung kung ano man yung kinukuha nila sa stick na yun para ma-determine nila kung positive ka or hindi. Ngayon hinihintay ko ulit, pagka nag-negative na, doon na kami lalabas. At saka guys, ang mga pagkain sa hotel pag OFW sa OWA, libre ka sa OWA. Mga land-based sa OWA. Kapag ka sea-based ka, sa ano naman ang magbabayad? Marina naman ang magbabayad.
Iba yung si line ng sea base. Iba rin yung line ng yung mga tourist. Iba rin yung line nung ano, line nung OFW. Yun lang yung process na kailangan mo gawin. Kailangan magdala ka ng maraming pasensya. As in, napakaraming pasensya. Kasi mainit ka eh, sakit na katawan mo, nakaupo ka lang sa loob ng bus, magdamag kang nakaupo sa loob ng eroplano, yun. Pagod na pagod ka na sa biyahe, pagod ka pa maghintay. Kaya, magbaon kayo ng maraming ano, isang drum na isang drum na pasensya. Yun lang yung guide na kailangan yung gawin. Una, pag nasa port of origin ka, sumunod ka sa patakaran. Sa eroplano, sa Philippine Airlines, kailangan alisto ka. At kailangan guys, may dala-dala ka laging alcohol. Kasi hindi naman nabawal yung alcohol na ipasok sa loob ng eroplano. Tapos, pag nagtanggal ka ng face mask, kailangan palitan mo kaagad, huwag mo nang ibabalik para makaiwas ka ng ano, makaiwas ka ng sakit. After nun, baba na kayo ng airport, may haharang sa inyo doon, ipatanggal yung face shield, face mask para sa scan. Tapos pipila na kayo sa ako ng ano ng swab sa QR code, sa verification ng QR code niyo. Kailangan bago kayo umuwi nakapag fill up na kayo sa through online para hindi na kayo mahirapan dito sa Pilipinas. Although, okay lang naman, mabilis lang naman kasi free naman ang internet sa airport. Unlimited yon, gaya yung nangyari sa akin, unlimited yung connection. Pero hindi naman siya yung ganun kabilis yung ano, connection dahil daan-daan yung po ano, daan-daan yung nakakonect. Yan lang. Pag nandito ka na sa hotel, enjoy your sitting pretty. Pero nakakapagod din. Upo, higa. Nakatamad din manood ng ano. Wala rin dito, wala rin ano. Walang Netflix. Mga local broadcast station lang sa TV. Yun. Sana nga matapos na mamaya yung ano, lalabas na yung result. Makauwi na sa Pilipinas. Sabi nila, 3 days, pag natapos mo ang quarantine dito, mag-isolate ka pa doon. Or depende sa lugar ninyo kung ano yung patakaran doon, kung kailangan mo mag-quarantine ng 14 days o hindi. Ayun. Kasi ang OWA i-relay naman nila sa kung saan probinsya ka or kung saan bayan ka. Yun ang sabi nila. Then after dito, lahat ng papuntang ano, papuntang Visayas at saka Mindanao, ang OWA, dadalhin kayo ng bus. Kung pupunta kayo ng Mindanao, dadalhin kayo sa domestic airport. Sila ang magbabayad lahat. As in, lahat libre. Libre lahat. Bibili sila ng ticket para sa inyo. As in, wala kang gagastusin. As in, free. Sa mga taga-Luzon na magta-travel by land, libre din, dadaling kayo sa PITX, yung bagong Kwandera bus terminal sa Mayano. Tapos, sila din ang makipag-coordinate sa mga ano, sila rin ang kwan, magbabayad sa mga pamasahe. Kapag galing ka naman dito, at malapit ka lang dito sa ano, pwede ka na magpa-pick up na sa ng private car. Gaya ko, magpapa-pick up na lang ako. Kaysa pupunta pa ako sa PITX, maghihintay ng mga kasama pa uwi ng ano, Muntalban.
Ah, mas madali pa, mas safe pa ako. Yun lang. Maraming salamat guys. Sana naka tulong tong information sa inyo. Bye-bye.